our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Assalamualaikum. Madayaw. Oh, pakinggan nyo maigi to kung gano'n rin ka-ipokrita. Pakinggan nyo mga kabayan, ang BP natin na alagain, ha? Imbis na tayo yung pinagsisilbihan netong si Sarah, si Princess Sarah, eh baliktad tayo ho nagsisilbi dito. Bakit? Eh wala namang ginagawa to para sa atin eh. Tayo ho yung nagbibigay sa kanya ng ano eh. Nang serbisyo eh. Di ba? Walang kwenta. Oh, sige, tuloy mo, Sarah. Galingan mo, ha? Oh. Assalamualaikum. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa mga magigiting at tapat na kasapi ng Philippine National Police kasabay ang pagdiriwang ng 123rd Police Service Anniversary. Ayan na, todo bati pa yung hinayupak na yan. Ha, binabati niya yung ating mga kapulisan. Dito pa lang siya, Sarah, Zay Duterte. Eto na, nililin lang na nga tayo rito eh. Yung ginagamit niyang Sarah Duterte, nililin lang tayo. Hindi ba, may asawa na ito, ang apelyido Carpio. Bakit hindi gamitin na Sarah Duterte Carpio? Sarah Di Carpio. Pangit, no? Sarah Di Carpio. Di ba, no? Parang gayang-gaya kay ano na? Parang gayang-gaya kay Leonardo, ah. Di ba, mga kababayan? Oh, diyan pa lang siya pangalan, eh. Talagang ayaw niyang ano, tanggalin yung ano, yung apelyido niyang Duterte. Bakit? Eh hindi naman kilala yung ano Carpio eh. Gets nyo? So, diyan pa lang mga kababayan, eh meron ng panlin lang sa atin. Hindi na maipakilala ang tunay na pagkakakilanlan. Tinatago ang totoong pagkakakilanlan ni Sarah. Assalamualaikum. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa mga magigiting at tapat na kasapi ng Philippine National Police kasabay ang pagdiriwang ng 123rd Police Service Anniversary. Isa itong magandang pagkakataon para pasalamatan at saluduhan ang PNP sa inyong mga tagumpay bilang mga alagad ng batas. Few moments later. Kumusta din namin ang bise? Yan na! Oh, di ba? Ah, pinupuri niya yung mga ano, ha? Yung mga PNP. Ngayon, eto na. Oh, makinig Carnal Lopez. Kumusta ang kanyang seguridad ngayon? Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan eh. Ganyan mangharas ang PNP. Kita niyo? Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. Kita niyo mga kababayan? Diba? Pinupuri mo yung PNP. Oo nga, binabasa. Oo. Pinupuri mo yung PNP tapos bigla mong pagbibintangan ngayon na ganyan. Inaakusan, hindi nga pinagbibintangan eh. Inakusahan niya mga kababayan. Ang alin? Ang PNP na ganyan daw sila mangharas. So, bilang vice presidente mga kababayan, sabihin mo 'yan. Oo, 'di ba? Video ba 'yan ni DJ Bear? Oo. 'Di ba? Sabihin mo 'yan. Thank you kay DJ Byron, ha. Oo, pinasa niya 'to sa akin eh. Sabihin mo 'yan. Ha, nationwide. Ang mga kapulisan, eh ganyan mangharas? So ano, parang gusto mo eh, wag magtiwala ang mga Pilipino sa ating mga kapulisan, Sarah? So kung hindi tayo magtitiwala, ito naman ang tanong kay Sarah. Sarah, kung hindi tayo magtitiwala sa mga kapulisan, kanino tayo magtitiwala? O, panoorin nyo ng buo. Assalamualaikum. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa mga magigiting at tapat na kasapi
ng Philippine National Police kasabay ang pagdiriwang ng 123rd Police Service Anniversary. Ayan ha, nakinig nyo, narinig nyo. Binabati niya talaga. Oo, ha? Ayup ka. Sige, tuloy. Isa itong magandang pagkakataon para pasalamatan at saluduhan ang PNP sa inyong mga tagumpay bilang mga alagad ng batas. Oh, kita mo, kailangan daw pasalamatan at saluduhan. Ang ending, ha, babanatan niya. Few moments later. Kumusta din namin ang bise kung kumusta ang kanyang seguridad ngayon? Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan eh, ganyan mangharas ang PNP. Oh, ganyan mangharas ang PNP. Inakusahan na, mga boss. Diretso. Inakusahan niya na. Maureen Rivera, di ba? Oh, di ba? Inakusahan niya na. Diretso yung mga ano, mga PNP natin, mga pulis natin. Oh. Modus 'yan. Na... Oh, modus daw? Grabe. Ano, scammer itong mga PNP natin? Sara, nagtatanong sa iyo, ha? Ibig mo bang sabihin, scammer itong mga PNP natin? PNP, pag gusto nilang mangharas ng tao. Sakit sa ulo? Ay, grabe, no? Ano kaya? Ako, ha? Naiisip ko lang, mga kababayan. Pagka ba naging presidente si Yara, ano kaya mangyayari sa Pilipinas? Isip ko lang, ha? Isip ko lang. Kayo, ayaw ko kay Argo. Sa tingin ninyo, mga kababayan, pag naging presidente siya, si Sara Carpio, ha? Si Sara, tawagin natin sa totoong pangalan. Bansot. Ano, sa tingin mo, Christine Revoltan, Juliet, pag naging presidente si Sara ng Pilipinas, oh, natin, ano kaya mangyayari? Sa totoo lang, mga kababayan, wala akong nakikita maayos. Oh, eto pa, meron pa. Oh, sige, pasok. Oh, tingnan nyo kung paano magsalita. Ulit. Oh. Yo, sa social media na lang. Oh, tingnan nyo to, ha. Pag-aralan nyo, talasan nyo, isip ang ano nyo, ha. Ang pakiramdam, ha? O, talasan nyo, ha? Pakinggan nyo yung sinasabi, mga kababayan, ha? O, sige, tuloy. Nakita ko ang video sa social media na lang. Doon ko nakita ang video. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya, ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling. Putik. Narinig nyo? Hindi daw siya marunong sa technology. Saan ka marunong, Sara? Hindi daw niya binuksan yung USB dahil may nagbigay daw sa kanya ng USB. Hindi daw niya binuksan kasi hindi daw siya marunong sa technology. At paano magiging presidente ito? Kung, pati yung Maliit na bagay ito. Ha? Na napaka-basic. Napaka-basic na ito, mga kababayan, ha? USB. Ha? Hindi niya daw binuksan kasi hindi daw siya marunong sa technology. Di bobo? Panoorin naman natin. Baka naman mamaya may dahilan. Oh, di ba, mga kababayan? Panoorin natin. Baka may dahilan naman. Ituloy. Sa laptop. So, hindi ko alam na kapag kung isasaksak mo yon may virus doon, or kung isasaksak mo yon listening device siya. So, hindi ko siya tinapon ko yung USB, dinispose ko siya na hindi na siya magamit. So, hindi ko siya tiningnan. Pero sinabi sa akin na yun daw yung isa sa mga videos. Naniniwala ba kayo sa engot na to? Naniniwala kayo? Kasi nga daw, yung pala yung dahilan. Kasi nga daw, baka ma-virus o kaya ano daw yon, device yun para ma-monitor siya, ganon. Naniniwala kayo? Gusto nyo turuan ko to? Hindi naman ako, hindi naman ako IT, di ba? Sara naman,
ang daming device, ang daming mga gadget, pwede kang bumili, o pwede kang manghiram, na hindi yung laptop mo yung gagamitin. Check mo, sa stop mo, di ba? O, nasan yung personal mo dyan, akin na gamitin natin. Tapos nasabihin niya, hindi siya naging interesado doon sa video, naniniwala kayo? Tingin ko, napanood nila yan. Tingin ko napanood ni Sarah yan. Bakit? Hindi naman niya sinagot. Ha? Mami, panood natin ha. Hindi niya sinagot kasi na ano, na kung naniniwala ka ba doon sa video, kasi may nagtanong sa kanya, naniniwala ka ba doon? Hindi niya sinagot yun ng diretso. Di ba? Nakita ko yung video, cocaine video, doon sa social media na. So, hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin, yun yung nakikita natin sa social media or iba pa ba kasi hindi ko nga siya binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse. Oh, kita niyo mga babayan, nakita niya yung video pero hindi naman niya sinabi, naniniwala ko doon sa video na ano. Oh, di ba? Sabi ko nga kagabi, walang pupuntahan si Sarah eh. Pag sinabi niyang naniniwala sa video, eh lalong maraming magagalit sa kanya. Sasabihin talaga, ay nako, bobo ka talaga. Di ba? Oh. Pag sabihin niya naman na hindi siya naniniwala, edi magagalit naman sa kanya yung mga bobo ring sumusunod sa kanya. Walang pupuntahan si Sarah eh. Our beloved, Boss Mike, Boss Mike, Boss Mike. Severa!